Seaside at Wan Chai, Hong Kong. So, kapag walang may content, maglakad ka sa seaside, mag-vlog, may content ka na. So, ayan yung ginagawa namin dalawa ng friend ko. Since nauuna siya sa akin, nagpapahuli talaga ako. Kasi karaniwan, ako lagi yung nasa unahan. So, yung mga vlog niya, more on nasa likuran ko siya, ako yung nakukuha. Kaya, ngayon, hinayaan ko siyang maglakad at hinayaan ko siyang mauna sa akin para hindi laging ako yung nasa vlog lang niya. So, ayan, shout out sa friend ko, Cherry. Sobrang na-amaze ako sa lugar na to kasi kahit simple lang siya na tambayan, seaside, alam mo yung hindi ka maiilang tumambay or umupo kasi malinis siya. So, everywhere, wala ka talaga makikita na kalat or basura. So, ganyan dito kadisiplinado ang mga tao. Hindi sila nag-iiwan ng mga basura. So, ayan, upo-upo lang, namimingwit, and tambay-tambay. So, kung makikita niyo may mga Filipino or Pilipina dito na mga nakaupo, nakatambay. So, ganyan sila kapag day off. Yan, mga nakaupo lang dyan. So, makakapahinga ka talaga. Kaya, sulit pa rin yung day off at saka yung paggagala mo sa seaside. So, dito sa Hong Kong, hindi mo kailangan gumastos ng malaki kapag day off mo. Tumambay ka lang sa seaside, humanap ka ng magandang pwesto, magdala ka ng pagkain or magluto ka ng pagkain mo, pwede na yun. Nakakagulat yung tubig kasi bigla siyang yung part lang na yun, yung parang may hangin at yung lumalabas yung tubig, which is parang merong something sa ilalim. Siguro meron siyang ginagawa sa ilalim kasi usually dito ay mga tunnel ay nasa ilalim ng dagat. Wait, no.